Ano nga ba ang no contact rules? Ibig sabihin, hindi mo siya kakausapin sa chat o text hanggat hindi siya ang nauunang kumausap sa iyo sa chat at text. Kamusta mga real men? Namiss niyo ba si Coach Base? 1 week lang naman ako nawala dahil na busy at ngayon, tuloy ulit tayo sa pagtalakay at pag-reviews ng mga bagay-bagay pagdating sa dating game. At syempre, welcome din sa mga women subscribers sa channel na ito. Dahil dating coach naman ito, so we should educate men and women. Ready? Pero bago ang lahat, ako nga pala si Coach Base, isang psychologist at dating coach. Just trust me, ang mga teachings ko is based on my own experience, clients' experience, other people experience, especially science and generational theory. Kaya kabisado ko na na 10 beses ang ganitong industriya. Kaya subscribe lang para updated ka sa super scientifically dating advice. Now, let's get right into it. Paraan para maibalik ang ex. Ito ang part 2 ng no contact rules. Madami din kasi ang naging questions sa bagay na ito. Especially nung last video natin, madami nagtatanong at may mga kaunting confusion regarding that matter. So let me tell you about the main system of no contact rules. Ang sabi ng Magnetic of Success book, there are several reasons why the no contact rule is so effective when it comes to getting our exes back. Not only can it have an effect on the person that left us, but it's also the only way to become happy with ourselves. The first reason why the no contact rule is so effective is that it gives the dumper the chance to replenish his or her emotional needs. These needs can only be obtained with space from the dumpy. Ayon sa book na ito, nagkakaroon ng time na maisip ka ng karelasyon mo dati or ex mo kapag wala kang pinapakitang action or communication sa kanya dahil it provides mystery sa side ng ex mo. Nagiging unpredictable ka, nagiging classy, and nagiging cool ka sa pag-iwan niya sa'yo. At ito ang pinakamaangas na pwede mong gawin sa ex mo once na iniwan ka niya. Simply as showing her or him that you are completely independent and superhuman in terms of mind control. Sa ganoong paraan, mas lalo ka niya maiisip at manghihinayang siya once na nawala ka sa buhay niya. Yun din ang time na hindi niya makakaya. Kasi you prove that you can live without him or without her. Once na na-prove mo sa ex mo na reliable ka, mas mataas ang chance na maghabol yan sa'yo na parang aso. Dahil ang curiosity ng isang tao ay isang pintuan para pumasok ka sa isipan niya. Pero may mga times na hindi sapat ang curiosity. Dapat din itong lagyan ng kaakibat na satisfaction. Take note, curiosity plus satisfaction. Alam mo yung bigla ka na lang na curious sa buhay niya at the same time satisfied ang emotion mo na kaya niyang mabuhay nang wala ka? That is the biggest factor. Dahil doon, sa mga araw na wala ka, ay yun ang mga araw na babalik ang alaala niya tungkol sa masasayang pinagsamahan ninyo, mga bonding ninyo at mga oras na inispend ninyo sa isa't isa. Kusa itong lalabas sa kanyang isipan naturally. Gaya ng previous example ko, ulitin ko lang para sa mga bagong viewers, madalas nating hindi pinapansin ang halaga ng tubig dahil nandyan ito lagi para sa atin. Na-imagine mo na ba na kung paano isang araw mawalan ng tubig ang mundo? Paano na tayo? At doon din darating yung time na maiisip natin kung gaano kahalaga ang tubig sa isang tao. At pagkakataon din na magkaroon tayo ng mga lessons na dapat susunod, matuto tayong mag-ingat, magpahalaga sa mga bagay na mayroon tayo. Parang ang ex mo ay ang mundo. At ikaw ang tubig. Lagi kang baliwala kasi lagi kang nandyan para sa kanya. Pero once na pinabayaan ka niya at mawala ka sa buhay niya, yun na yung time na malalaman niya kung gaano ka kahalaga. Of course, may pinagsamahan naman siguro kayo, no? Kaya ex mo siya. Human respond to strength. If you show something special, they will treat it as privilege. Imagine, ang isang strength ay nagpapakita ng gold behavior na wala ang maraming tao. Para kang isang bahay na may swimming pool sa loob. Hindi lahat meron. Once na nakita ng ex mo ang strength mo, makikita din niya ang pribilehiyo na makukuha niya sa iyo once na nagkaroon kayo ng relasyon. Remember that. At syempre, akala ng karamihan kapag
nagmamakaawa sila sa ex nila or chinat nila ng chinat at kinulit pa ng kinulit ay babalik ang ex nila. Big X. Masyadong pangmasa pero walang basihan ng sensya. Alam mo ba na kapag nagmakaawa ka sa ex mo, it portrays weakness at magiging pathetic ka? I mean, is kaawa-awa ka. Kung ituturing mong kaawa-awa ang sarili mo, maaawa lang din ang ex mo sa'yo. At yun lang ang mapapadama niya sa'yo. Awa. Kawawa ka naman. Kung naman chinat mo ng chinat, baka naman maging friend lang ang trato niya sa'yo. At deadly ito na mala friend zone. At kung kukulitin mo naman, makukulitan niyan sa'yo. At in the end, imbis na love maramdaman niya, terror ang aabutin mo dahil sa sobrang kulit mo. So what is your choice? Wala! Wala sa mga yan. Just do the no contact rule at hintayin mo siyang bumalik ng kusa sa iyo. Teach her or him a lesson na hindi niya makakalimutan. Lesson na hindi niya kayang mabuhay nang wala ka at kaya mong mabuhay nang wala siya. Uulitin ko, hindi niya kayang mabuhay nang wala ka pero kaya mong mabuhay nang wala siya. Napaka-powerful ng ganyang thought. At sa ganoong paraan, ang ex mo ay parang magnet na babalik sa iyo dahil sa pinakita mong strength. Now, pumunta naman tayo sa contact rules pagdating sa babae at lalaki. To be honest, mga girls, I'll be honest, mas effective ang no contact rules sa aming mga boys compare sa inyong mga girls. Dahil isang real man ang hanap ng isang woman. At ang no contact rules ay isang art of strength. At ang mga babae ay attractive sa strength kumpara sa mga lalaki. Dahil ang mga lalaki ay nabibihag lang madalas sa dalawang kategorya, beauty and loyalty. However, nagwo-work din naman ang no contact rules sa mga babae, pero yung chance rate naming mga lalaki ay mas mataas kumpara sa inyo. Ano pa bang mga bagay ang hindi nagwo-work ang no contact rules? Heto, isang bagay na hindi ito nagwo-work once na may mga anak na kayo at nagsama na kayo sa isang bahay. Mas malakas kasi ang penalty ng no contact rule dahil sa contact at kawalan ng mystery ninyo. Dahil nagsama na rin kayo na matagal, kaya ang no contact rule ay hindi ganong applicable. May ibang paraan dyan, pero hindi no contact rule. Isa pang bagay, hindi nag-work ang no contact rule kapag wala naman talaga kayong pinagsamahang matindihan. Pag ginawa mo ang no contact rule, hindi siya guaranteed sa'yo sa ganung bagay. Saan naman umaandar ang no contact rule? Mas madalas aandar ito kapag nasa stage pa lang kayo ng girlfriend or boyfriend. Kahit gaano pa kayo katagal, as long as nasa ganyang stage pa lang kayo at wala pa kayong anak. Saan pa aandar ang no contact rule? Kapag ang pinagsamahan ninyo ay talagang masaya sa hirap at ginhawa. Saan pinaka-aandar ang no contact rule? Kapag wala kang ginawang atraso sa ex mo. The best yan. Talagang pag nag-no contact rule ka, magsisisi at magsisisi yan. Ano ang mga dapat gawin habang nasa no contact rule? Mag-improve. Ang daming tao ngayon na gumagawa ng no contact rule pero mga walang balak mag-improve. Ang akala nila sapat ng huwag kausapin ng babae sa chat or text, tas no contact rule na yun. Yun na yun. Wrong. Big mistake yan. If you want talaga na mababalik siya sa iyo, then have a deal with yourself na mag-improve ang life mo. Like, number one, study English. Number two, study professional lesson. Number 3, study psychology. Number 4, study social science. Number 5, study how to do business. Alam mo yun, be happy, be content, get a decent job, or start your own business. Have friends, have adventures, improve your mental ability, and even your spiritual life. Therefore, be productive. Sa episode ng No Contact Rule ng Buhay Mo, spend your time for greatness. Don't be afraid so not to talk to her or him, but be afraid to lose yourself. You can live without her or him. Just be happy and be a good person at the same time, authoritarian. Well, kung nagustuhan ng video, like, subscribe, and comment. Madami pa tayong mga techniques na dapat maisiwalat para sa mga real men out there. Yo, thanks for watching.